Magandang ang araw mga ka-DIY, Nilo DIY Projects po. Ito po, magsishare naman po tayo ulit ng ating mga experience sa ating mga carburetor issues. Ito, Nissan Sentra carburetor po ito. Ang naging issue po na ito noon, namalya, nagbarado. Pero after 1 month, nag-ano po ulit sa atin si car owner na namalya po ulit. Ito po ang ating nakita at nung buksan po natin ulit yung carburetor niya, ito po yung nakita natin. Nagkaroon po ulit siya ng dumi sa loob lamang po ng isang buwan. Ganun po agad, nakita nyo. Mas marumi siya noon nung una ko siyang nilinis, pero ngayon hindi na siya ganun kadumi, pero nakakapagtaka kung bakit may dumi na naman po ulit. Ayan. Kaya po pala siya naging palyado ulit na wala ng minor. Yan po, share po natin sa inyo yung isa sa mga dahilan. Pagka po ganitong mabilis na nagdudumi ang inyong carburetor, para po sa mga car owner na carburetor type engine, huwag nyo po sana naman aanuin sa gumagawa. Hindi po sa gumagawa ang problema pagka ganito po na yan, nakita nyo naman mismo yung dumi. Ayan o. Hindi na po sa naglinis o gumawa ng carburetor nyo ang issue. Ang issue po, alamin nyo kung bakit siya dumudumuilik ng ganyan. Ang kadalasan pong dahilan yan, kaya sa mabilis na nagdudumi, ay dahil sa maruminin yung gas tank. Yung nalagyanan yung gasolina. Ayan. Doon lang naman po nanggagaling yung dumi kadalasan. Pero, yun nga po, nagtataka, sabi kasi ni car owner, bakit paano po nagkaroon ulit ng dumi, bakit pinagpalit po kasi kami ng fuel filter. Tapos, naita naman niya mismo na malinis na malinis talaga yan, wala yung ganyan, natanggal namin lahat yan. Ginamitan namin yun ng carb cleaner, ginamitan namin ng dibombang hangin, yung air compressor yan, talagang malinis, tanggal lahat ng dumi. Pero, after 1 month, namalya, nang binuksan, ganito na. Ayan. Alamin po sana natin doon po sa mga car owner, alamin niyo po yung dahilan kung bakit napapasukan siya ng dumi. May mga madalas po sa gas tank, minsan sa gasoline station na hindi natin alam, minsan kung yung gasoline station na yun pag bumabagyo inaabot ng baha, pwede po kasi minsan may mga pagkakataon na pwede mangyari yun. Or minsan pag narinis nyo na yung gas tank, minsan mayroon pa rin nakakalusot na dumi sa fuel line, yung mismo fuel line. Yung fuel line po kasi natin, nasa ilalim ng ating sasakyan, mayroon pa po yung metal tube. Medyo mahaba din po yun, papunta dun sa makina. Yun lang po, sana makatulong po sa mga car owner na ulit-ulit na nagpapalinis ng carburetor. Nagtataka sila bakit palaging madumi. Yun nga po, alamin nyo kung saan nang gagaling yung dumi. Hindi po yung carburetor lang, ang ating pinagbubuntungan. Kahit po linisin nyo yun ang paulit-ulit, kung ang ipapasok nyo naman pong gasolina dyan ay may halong dumi, paulit-ulit lang din po kung babara yan. Napakaliit po ng mga butas niya. May mga parts po dito na karayom lang yung size ng butas. Halos minsan nga mas maliit pa sa karayom. Kaya kailangan ma-maintain po na lahat ng pumapasok na gasolina dito ay malinis. Isa po kasi yung ibang sasakyan din na merong history, hindi nabili nyo ng second hand, hindi nyo alam history. Kaya pala pinintan ng may-ari, yun na nga yung issue niya. Minsan din nyo alam na nalubog pala yun sa baha. Yun, pag nalubog po kasi sa baha, pinapasok ng putik minsan yung gas tank, yung fuel line. Yung putik po na yun, parang ano po yun, meron akong nagawa para siyang Nescafe. Pinong-pino na, alam nyo naman yung Nescafe, pag ilagay nyo ng tubig, hinalo nyo. Hindi nyo nahalos, nag-iiba lang yung kulay, pero hindi nyo na makikita yung, pag kinutsara nyo, hindi naman nyo na makikita talaga yung dumi. Wala na kahit ibuhos nyo nang ibuhos. Kahit salain nyo nga, hindi nyo makikita na madumi. Pero humahalo kasi siya, humahalo siya sa liquid. Dumagan yan in time. Pag naipon ang naipon, ayan, kakapal lang kakapal yung dumi, babara sa mga butas ng carburetor. Napakaraming butas niyan. Doon po nagkakaroon ng problema, nagmamalya na.
Kaya ipapalinis nyo na naman po. Yun lang po mga ka-DIY. Sana po nakatulong sa inyo. Nilo DIY Projects po.